Umaapila ang mga negosyante at manggagawa kay Pangulong Duterte na ipatigil na ang paniningil ng mas mataas na contribution rate ng Social Security System. Inatasan naman ang Pag-ibig Fund na konsultahin ang mga employers at manggagawa kung dapat bang ituloy ang dagdag kontribusyon sa Enero. Mahigit 10 taon nang nasa maintenance department ng hotel na ito si Mang Chito. Dahil sa pandemya, 3 araw na lang kada linggo ang pasok niya, kaya bawas ang sweldo. Kaya pabor siya sa pakiusap na ibalik sa lumang rate ang kaltas sa SSS para madagdagan ang take-home pay niya. Malaking bagay na rin po yung pandagdag sa pagkain, pambili ng mga vitamins at saka sa pag-aaral ng mga bata. Kahit po sabihin natin na maliit na bagay siya pero malaking tulong po kung tutusin. Apila ng malalaking grupo ng mga negosyante at manggagawa kay Pangulong Duterte, utusan ang SSS na ihinto na muna ang paniningil ng mas mataas na kontribusyon na sinimulan noon pang Enero. Makakatulong umano ang pagpapaliban ng mas mataas na kontribusyon para mapanatiling buhay, lalo na mga maliliit na negosyo. Yung mga kumpanya, dami nagsasara, I think pagsasabasamahin mo itong mga benepisyong ito na ibibigay ng gobyerno, makakatulong yan sa pagkumbinsi sa mga kumpanya, lalo na yung mga micro, na magbukas uli. Sa datos ng SSS, naglalaro sa 30 pesos hanggang 850 pesos ang diferensya ng kasalukuyang kontribusyon kumpara sa dating hulog, depende sa salary credit. Halagang makakatulong sa gastusin ng mga manggagawa na sa pool ng pandemya. Siguro sa iba na medyo may kaya ay tingin nila maliit ito, pero para sa mga minimum wage earner na hindi naman kumikita ng tulad ng dati na 3 beses lang sa isang linggo nakakapasok hanggang sa ngayon, sobrang halaga ng kahit piso para sa mga manggagawa natin na mawawala sa kanilang kita. Sagot na Malacanang, pinag-aaralan na ang request ng mga negosyante at manggagawa. Meron na pong sinubmit na rekomendasyon ang SSS, no? Pero ang tinitingnan po natin yung financial viability ng SSS, at the same time yung kahinaan ng negosyo at ang hanap buhay sa kabila po ng pandemya. So asahan po natin ang desisyon sa lalong mabilis na panahon. Samantala, kukonsultahin naman ng Pag-ibig Fund ang mga employers at empleyadong miyembro kaugnay sa napipintong 50 pesos na pagtaas ng kontribusyon sa January 2022. Nitong taon dapat tumaas ang Pag-ibig contribution, pero ipinagpaliban din bilang konsiderasyon sa kalagayan ng negosyo at manggagawang tinamaan ng pandemya.